Ayun na, eto na. Eto na yung post ni Frozen Zen Pro, mga dong. Na-deleted post na to sa Facebook niya, Facebook channel niya. Eto, sabi niya dito, looking for gaming video editor, mga dong. Requirements, 1080p, 60 FPS, and 50k bitrate. Wow, yan. O, diba? Pwede na kayo mag-apply dito, mga dong. So, ang rate niya, first 3 vids, 200 per video. Ang ina, napaka-generous mo naman. If good sa akin, gawa mo at goods kakausap after a week, 300 to video per vid. Depende sa proficiency. Anak ng tete naman, English yun. Napakalalim. Mas malalim pa doon sa lupa ng Earth. Walang ya. Iba talaga klase, Zen Pro, English ka. Proficiency, search natin yan. Search natin ang word proficiency. Ito na. Ito nang sabi naman dito is proficiency. It is a noun, a high degree of competence or skill, expertise. Yun naman pala. So, ibig sabihin, ang hanap mo ay expert sa paggawa ng video mo, gaming video mo. At saka, isa pa, hindi ka na nahiya. Bakit? Nahiya ka pa. Walang yan, ginawa mo sanang 100 pesos to para masabi generous ka. Walang yan ka. Iba talaga si Zen Pro dong. From your channel, nung sinerch ko, ito, pakita natin ulit. Facebook channel, Zen Pro. Nasa 400,000 plus followers ka na pala, Tudong. Yan, tapos 200 pesos lang ang ibibigay mo sa magiging editor mo at na mag-a-apply dyan. Iba ka! Iba ka, free! Iba! Ayun, so ayun na nga. Meron pa sa sinabi dito. Ito ang reference niya. 2 types of videos na kailangan ipa-edit doon sa editor na yon. Is yung highlights nung laro niya at yung full gameplay nung laro niya. May sinabi pa dito, PS, utang na labas pag sinabing requirement, ibig sabihin nun, required. Required siya. Kaya kung hindi mo gets 180, 60 FPS, 50k bitrate, huwag mo nang subukan mag-apply. Magsasayang lang tayo ng oras. Thanks in advance. Grabe ka, CEO Zen Pro, napakalupit mo naman, pre. Iba yung datingan mo. So pag ako ay isang amateur editor lamang, ay pag hindi ko naintindihan ang 180p at 60 FPS at 50k bitrate, my God! Hindi mo na ako i-entertain. My God! My God! My God! Pero pa sinabi, oh, PPS, huwag kayong magtanong kung may nakuha na ba kasi kailangan ko ng maraming editor. Sobrang tambak na yung content, walang nag-i-edit. Yun naman pala. So, kailangan mo pala ng editor kasi tambak ka na ng videos na hindi mo kayang i-edit. Ito pa, may sinabi, desperado na ako. Di na ako makapag-stream. Di na daw siya makapag-stream dahil kaka-edit niya. Napakaliit niya ng 200 pesos na yan. Sinasabi ko sa'yo, kahit sino pa dyan, merong iba siguro papatos dyan, pero walang yan. Sino papatos dyan na talagang ano yung gusto mong content na sinasabi, ha? Yung content, yung may transition. Yung may iba pang pinaglalagay doon, mga memes. E paano pag yung mga nagpa-practice lang, wala pang alam. Ayun ba yung hanap mo? Despite sa 400,000 followers mo, yan ba yung hinahanap mo? Pro player ka. Pero sana maging pro ka din sa paghahanap ng isang magaling na editor. Kasi yan yung makakatulong sa'yo. Makakatulong din naman yan sa'yo eh. Tapos tinitipid mo ba? Saan mapupunta yung 200 pesos mo, Brad? Ha? Pag binigyan mo kayo, wala na yan. Baka oras lang, pinagbili ko na ng pagkain yan. So, what's up sa iyo, mga dong? Saan naabot ang 200 pesos mo? Boom! Ina! Ang ina, Cornetto ko yan? Ha? Mabibili lang yan sa store, Cornetto? Ha? Upang load mo
pang-glow, pang-smart. O pang-pag-jain mo. Kasang-kasa na yan, pwede na yan pang-jollibee, pang-chopping, pang-makdo, pang-mang-inasay. Ang sarap. Pero pag gagastos mo na lahat yun, wala ka ng paper. Ang karak. Oh, sa panahon ngayon, dahil COVID-19, ha? Baka naman pang gupit ko lang yan. Sa bench, at sa mga salon. Power! Tanga talaga. Tanki na nyo. Pero bukod dyan at kidding aside, punta na tayo sa topic ko natin. Ang topic natin for today, mga dudong, ay tungkol sa post ni Zenpro. Kilala nyo ba si Zenpro, mga dong? Siya lang naman ay professional daw. Player ng PUBG Mobile. He's streamer, mga dudong. Streamer at dahil streamer siya, wala na siyang oras mag-edit ng video niya, mga dudong. Kaya naman, pag-usapan natin ang matinding post ni Zenpro. Pinakamatindi sa lahat, mga dudong. Pag-usapan natin to kung anong katarantaduhan ang pinagsasabi nito na streamer na to, na influencer na to, mga dong. So ano pa inaantay natin? Puntahan na natin yun. Isang tanong, isang sagot, Zenpro. Oh, ano, bakit? Gano'n ka na makatagal mag-stream kada araw? Ilang oras ka nag-i-stream sa isang araw? 5 to 10 hours ba? O higit pa? Or it depends upon the situation. Kung gano'n ka katagal mag-stream ng oras-oras, isipin mo naman maigi. Isipin mo naman maigi. Mahirapan yung editor mo na hanapin yung highlights na gusto mong ipalagay sa kanya. He's right! This motherfucker! Kasi nga, 4 hours yun eh. Ibig sabihin, 4 games yun. 4 games, hahanapin niya pa yung mga laro na pinaka the best na ginawa mo sa game na yun. Ha? So yun mga dong. At dahil dyan, napag-usapan na natin yung post niya. Punta naman tayo doon sa sinabi niya. Doon sa stream niya regarding doon sa issue na yun, dong. So ano pa naantay natin? Tara na. Play na natin to. Gina G kayo umiyak. Di nyo nga alam kung ano i-edit. Huwag nyo yun, pre. I-edit mo. Pre, ano i-edit mo? Napakadali lang. Gagawin mo lang, trim. Pag trim mo, tapos na, expert na agad. Pre, alam mo gano'ng kadali yun? Pasensya na ako kayo. Ginagawa ko ka wala pang 30 minutes, tapos na ako. Expert ko wala pang 10 minuto, tapos na ako. Tapos puputak kayo dito ng, ang baba naman. Tapos ay kukomment nyo yung reach ng mga professional. Ano ka tanga? Bobo mo naman, pre. Pre, trim lang, tapos expert. Alam mo ba kung gano'ng kadali yun? Sinabi. Alam mo ba? Bilang editor, mahirap din yan. Lalo na kapag yung gamit nila ay advanced yung ginagamit nilang PC or laptop. Matatagalan sila. Lalo na sa pag-export na yan. Okay? Zenpro, lalo na dyan sa offer mo na 200 pesos na yan. Ang ganyan. Tatawa na talaga kita. Gigil mo ako eh. Ayun na, pasay siya na sa mga editor dyan na apektado to sa sinabi niya. Pero totoo naman kasi, totoo naman yung sinabi ng mga ibang tao na mali talaga si Zenpro, guys. Mali talaga. Mali ka talaga, Zenpro, sa pinagsasabi mo. Kasi hindi ganun kadali mag-edit. You should have to appreciating mo yung mga ginawa nila. Ganun talaga. Kahit trabaho yan, appreciate mo pa rin yan. Bigyan mo sila ng parang incentive, kumbaga. Tanga. Hindi ka gumawa. Kaya nga ako gumagawa, pre. Ako nga gumagawa, eh. Sino ba gumagawa? Ako, di ba? Patanga nyo. Ikaw pala gumagawa, eh. Tingkawin mo natin. Huwag ka na mag-arap ng video editor. Kaya naghahanap. Eh kayo, puro kayo putak dito. Kala nyo naman, may mga ebas kayo. Ano bang ebas nyo, pre? Anong ebas? E
Ebas. Ebas, Ebas. Search nga natin pa Ebas. Ebas. Sabi. Ah, sabi. Sabi. Ah, sabi. May masabi lang. Kabalik, kabaliktadan lang. Gago! Okay, okay. Sige. Okay, balik tayo ulit. Pagbigyan natin itong mga bugok na to. Pa-edit ka sa Fiverr.com, $5 to $10 for 1 minute vid. Alam nyo ba yung mga pinapa-edit dun sa Fiverr? Professional. Bakit? Kasi, professional din yung edit. Ha? Huwag kang tanga, pre. Ano ba yung edit mo? Trim lang, pre. Babayaran kita ng 500 para sa trim. Nakita mo yun? Nakita mo yung common sense dun, pre. Panira ng laro kasi, pabibo tong mga to eh. Toxic pa sa mga tao. Mama mo, toxic, pre. Kayo, magto-toxic kayo dito. Tapos, sasabihin nyo, toxic ako pag pinalagan kayo. Wait lang. Ano klase doon? Ito na nga sinasabi ko. Hindi lang naman kasi ang babayada mo doon yung editor lang, eh. Siyempre, you might consider din. Siyempre, yung gagamitin niya. Your laptop, siyempre. Pambayad niya doon sa utilities niya, like electricity. Ano pa? Yung internet connection. Monthly. Yung oras niya pa. Oh. Hindi mo kinonsider yun. Ang kinonsider mo lang yung dream and export lang eh. Eh paano naman yung time na ginugol niya dun sa pag-edit niya yun, tsaka yung mga kagamitan niya na pinag-edit. Buti sana, kung ikaw yung nagbigay ng mga kagamitan, okay pa. Oh, bigyan mo siya ng workplace. Oh, bigyan mo siya ng computer. Wow! Pag-render, pag-export yan sa ano mo, highlights, or gameplay. Pero dapat, yung wifi, oh. Eh, kung sana libre lahat, eh di, baka pwede pa. Baka pwede pa yon. Lalo na sa mga minimum, oh. Pwede pa yan. He's right! Eh, paano pag ano? Eh, paano pag pro? Yung inaarap mo talaga pro, oh. Walang yan naman. Oh, isipin mo naman maigi. Yung channel mo is talagang mataas na. So, maghanap ka na ng pro, men. Huwag na maghanap ng mga ano, yung amateur dyan. Hindi mo na kailangan yan. Yan yung payo ko sa'yo. Payo ko sa'yo yan, Zen, bro. O, channel, mag-control kayo din. Smurf pa nga. Mag-shit lang tayo. Mag-comment kayo dito, naka-smurf. May pasin mo ka nyo. Huwag to toxic kayo dito, tapos pag pinalagan kayo, sasabihin niyo toxic ako. Ano yun? Ano yun? Paano maging tanga? Zen pro. Hoy, common sense, hindi lang pag-trim ang binabayaran sa pag-edit. Labas na yung mukha ko! Labas na yung mukha ko! Smurf daw! Smurf daw yung mga nagko-comment. My God! My God, hindi lahat na nagko-comment dyan sa stream ay smurf daw. Yung iba dyan, totoo. Kaya mo ba sagutin? Eh, minsan nga, eh, hindi nauutalo talaga eh. Hindi mo alam pinagsasabi mo. Pucha na yun, pre. Second gen lang yun. Second gen lang yun, pre. 2500 lang yun, pre. Hindi pa OC yun, pre. Tapos mag-aanap ka ng... Paano maging tanga? Paano daw maging tanga? Pre lang, pre. Hindi daw binabayaran yung export. Ay, hindi lang daw yung edit yung binabayaran. Pati daw yung export. So, ibig sabihin, yung pag-export mo ng 2500... ng Ryzen 2500 ang bayad na doon magkano? 1,000? Dahil lang nag-export ka ng 30 minutos. Sabihin na natin 30 minutos ang export. 30 minutes, pre. Napakatagal na noon. Napakatagal na ng 30 minutes, pre. Samantala sa akin 10 minuto wala pa, tapos na. 30 minutes daw. Yung iba nga dyan, nakabuti pa ng oras, tas sa'yo, 30 minutes. Hindi mo ano naman eh, amateur oh, paano pag walang gamit yan? Abutin nyo ng isang araw, boy! Ako pa puputaan nyo, pre! Hindi porke editor ka, hindi na ako marunong. Patayin kita eh. Bago ko pinasok yan, alam ko kung gaano katagal. Hindi, wag tayong tanga dito, pre. Ang iniisip nyo kasi, professional rate. Huwag tayo sa professional rate tumingin. Tignan nyo kung yung trabaho nyo ba, magkano ba dapat ang bayad nyo sa trabaho nyo. Hindi yung, putang ina, napakatanga ang puta. Ba't 200 lang? Kalma. Oh, burakot pa nga. Naku po. Eh di ikaw mag-edit. Pre,
ako naghahanap, kayo pumuputak. Tapos sasabihin nyo, edi wag ako mag-edit, ako mag-edit ng video ko. Eh, pre, ang ina nito, napaingay na itong bobong to eh. Sige nga, ako daw mag-edit. Eh, paano kaya akong sabihin ko sa'yo na, edi wag ka mag-apply para hindi ka mukhang tanga. Diba? Uy, report nyo, pre, report nyo. Pa-report, pa-report nyo yung page ko. Report nyo yung page. Isa pa, ulitin ko, Zen bro, hindi ganun kadali mag-edit. O kung nasa labas yan, out of your household, mga dong, siyempre, da-download niya pa yung mismong in-stream mo, yung video, yung quality. O, ano ba yung pinakamabilis na internet ngayon? Pop, yung fiber? O kung wala siyang fiber, hindi matagal. Diba? He's right! This motherfucker! So ngayon, pag dinownload niya na, ilang oras na yun? O tapos, ang gagawin niya, eh kung 4 hours yun yung in-stream mo, kakalkalin niya yun. O, hanapin niya yung best gameplay mo. O, pag nahanap niya na, dun pa lang siya mag-edit. Dun pa lang siya mag-dream and kakabit-kabit. Then, yung ano, i-export na. Pag in-export mo yan, kung ganong kataas yung resolution na yan, eh, walang mangyari. Matagal yan. O, hindi lang 30 minutes yan, dong. Tapos, to ang test ng pag maganda-ganda yung proficiency niya, tapos 300 to 500 ang ibibigay mo. Aba, kung ako tatanungin mo dyan, mahihiya ako. Eh, nagbibiro lang ako. Ulan ka! Hindi ka na nahihiya, Ben! Iba, iba, iba. May pride to men. May pride. May pride to... Hindi porket gaming pro gamer ka, eh, ginaganyan mo yung mga editor. No. That's not it, dong. That's not it. Pantay-pantay lang ang mga editor, dong. You should respect them. Sige nga. Ako daw mag-edit. Eh, paano kaya akong sabihin ko sa'yo na, edi, wag ka mag-apply para hindi ka mukhang tanga. Diba? Uy, report nyo, pre, report nyo. Pa-report. Pa-report nyo yung page ko. Report nyo yung page ko. Sabi, tapos lagay nyo, ano ba? Hate comment? Hate comments? I-report nyo yung page ko ng hate comments kasi pinalagan ko yung mga hate comments ng iba. Tapos, ano pa? Ano pa ba pwede nyo ipang report dito? Tayo lang, off mic ako. Left? Paano nga sila, please, explain nyo kasi sa akin, paano sila na-exploit? Ha? Wala pang 30 minutos, tapos mo na yung edit. Wala pang 10 minuto, tapos mo na yung export. Tapos mo na yung edit? Tapos mo na yung edit sa gantong yung minuto na kung sinong niloko mo, Zen Pro. Literally, 50k bitrate. Feeling nyo kasi, ang taas-taas nun. Pero, subukan nyo munang i-render sa 2600 na Ryzen. Pre, wala pang GPU yun eh. Wala pang 10 minuto, tapos na. Tapos masyado kayong mga bida-bida dito na sasabihin nyo, minamaliit mo yung mga editors na Pilipinas. Paano kung minaliit? Naghahanap ako. Hindi ko sinabi na, pre, kailangan nyo akong pag-editan. Wow. Eh, naghahanap ka pala eh. Di sana, eh, kung naghahanap ka, i-standardize mo din yung ano mo, yung offer mo, Brad. Yung offer mo sa level mo! Sa level mo! Ang sabi ko, I'm looking for an editor. Okay? Masyado kayong pabiboy. Pa-report yung page ko, sabihin nyo hate comment. O di kaya, ano pwede nyo sa pa-report? Editor with no editing skills. Pucha pre! Ano nakakatawa dun? Ano nakakatawa dun? Ikaw, mabibigyan ka ng chance. Okay, yun na. Siguro tatapusin ko na yun doon. Tapos na ang ating reaction video kay Zen Pro. Ukol doon sa paghahanap ng video editor sa halagang 200 pesos lang. Puta Brad, ganun ka kayaman! So marami naman kayo natutunan siguro ngayon dito. At yung 200 pesos na yun ay napakaliit, lalong-lalo na. Maraming kailangan bayadan ang isang editor. Yun yung cost niya para sa sarili niya, kahit mapabago or mapapro yan, ay dapat bigyan natin sila ng tamang halaga.
huwag mong ipitin. Kasi pag inipit mo yan, mababash ka talaga. So ayan, may mga maraming sentiments na nanggaling sa mga ating kababayan dahil dun sa pinost niya. Pero anyway, tingin ko mali si Zen Proton. At I think you will agree with me, guys. You will agree with me. And yeah, eto na nga. Sana maintindihan din nung asawa niya. Tulungan mo na lang mag-edit siya. Kasi kung mag-alap pa siya ng ibang, ano, ng ibang editor dun sa labas, baka hindi na yung patusin yung offer mo. Matulog ka na lang sa asawa mo, bro. That is it for today. This is Suave TV. I hope you like it. Please like, comment, and subscribe. And i-share nyo din sa kahit anong platform ng social media dyan. This is Suave, and I'm signing out. Don't peace.